Mga kabunso, mga kalingap, muli ko pong binalikan ang mga nakita nating bata noon na umiiyak na sa gutom. Kagaya ng una naming pagkikita nitong ni Kuya Joseph, ay wala na naman sa kanilang bahay ang kanyang ama at ang kanyang ina. Napakadelikado para sa kanila na nag-iisa lamang sa bahay o wala man lang nagbabantay na may edad. Dahil po sa kalagay ng bahay nila, ikunting hangin lang ay pwede na po itong mabagsak at pwede po nilang ikapahamak. At ang nakakalungkot pa rito, ay may dalawa na pala siyang kapatid na namatay dahil sa hika. At sa ating nga pong muling pagbabalik, ay meron po tayong daladalang sorpresa dahil po sa kalagayan nila, ay merong mabuting tao na nag-sponsor para sa kanila. So, ayun po mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. Ito po muli si Janjan Official. Ayan, at kasama natin ngayon si Boss Manager Amo Busnaldo Ramores Vlog po. Suportahan po natin mga kalingap. Ayan. Hello po, muli po natin nakasama ngayon. At di po natin kasama ngayon si Najib at si Roylan kasi may pasok po sila. Mabuti na lang, ito nandito si Kainaldo ngayon, makasama po natin muli. Salamat, may makakasama po tayo. Tayo po ay babalikan po natin yung bata na natagpo natin sa tabi ng kalsada na yung bahay ay malapit na mabiga, magiba, tsaka yung loob kapag umuulan talagang tulutuluan po dahil wala na talagang kaayusan yung bahay. Yun, sana matulungan natin ito sila at meron po tayong surprise ng dala-dala dito na handog para sa kanila. Galing po yan sa ating napakabait na sponsor. Yan, maya, malaman nyo po kung ano at kung sino ang nagbigay. Ayan po, samahan niyo po kami mga kalingap, mga kabunso ni Kainaldo, tara. Dito na po ako nag-park kasi para hindi mainit, malilong. Mamaya na po natin na nadalhin nyo. Buti na lang po mga kabunso at natagpuan po natin ito. Mapapansin niyo po, napakadelikado na po nitong bahay nila. Yung pinto nila na tuwid, lagi ng pahalang. Tingnan mo Kainaldo yung ano, yung pinto naging pahalang na. Yun. Sana nandito sila. Ayan, kita ako na si ano. Tao po. Ay, walang damit. O magdamit ka Tutoy, dali. Damit Tutoy, tao po. Ah, si mama mo Tutoy. Sila po yung wala si mama mo? O magdamit ka muna, dali. May pasalubong ako sa iyo. Damit ka. Wala po pala sila mama nila. Oh, ito, well, damit ka din. Totoy, damit mo din itong kapatid mo, ha? Saan nagpunta si mama mo? Harap pa, nagbibay na kong chinilas. Ah, bakit mga wala kayong chinilas? Hindi, meron. Nagkain na kayo? Oo. Anong ulam? Ito, damit ka. Damitan mo, Totoy, at bawal pag walang damit. Delikado na yan, ano, Kainaldo? Ang kapat. Inaantok na yung bahay nito. Mm-hmm. Ano pag nag-iba ito? Yun lang po ang nagiging suporta. O pag wala. Pag wala na yung haligi na yan, nakatukod na yan. Bibigay na yan. Sa mga bubong po. Butas-butas na talaga. Hala, takot-takot. Takot sa tao. Eh. Ah, nandyan din si Bibi mo, si Nini? Ano? Takot pag nakakakita ng tao. Takot nga yun pag iiyak ng iyak yun. Hello? Bless kay kuya. Ay, bawal ang bless. Bawal ang bless, matanda ako. Apir na lang, apir. Apir na lang. Apir. At may pasalubong ako, dali. Halika dito, dali. Wala na naman po yung kanilang nanay, mga kabunso. Hindi lang na natin nabutan siguro. Wala pa eh. Ayun mo. Asa na si Bibi? Ay, iyak nga. Totoy, magdamit ka na Totoy, parito ka dito, dali. At may sasabihin ako. Ito pong bahay na ito, hindi naman po siguro maayos-ayos. Kasi nga, ito pong anak na ito, ito yung mahika. Ikaw yung mahika? Siguro po kapag nakakaisip magpaayos,
nagkakaroon naman ng hika ito. Yung pondo siguro sa pagpapaayos, nagagamit sa panggamot. Iyalin nga naman ang unahin, yung gamot ng bata. Kaya po siguro hindi na maayos. Kasi yung tatay naman po nila na nagtatrabaho, ay magkano lang naman po ang kinikita kasi naghahakot lang pala ng palay. Yun lang po pala ang pagkabuhayan. Ang nakakatakot naman dito, ito oh. Pag nag-iba ito, nandyan yung mga bata sa loob, wala pang mga kasama. Tutay, halika dito, dali. Kuya Joseph. Halika dito, dali. May itutanong ako, dali. Dali, tatanungin kita, dali. Yan, ang dami pong sari-sari pong mga komento ang dun sa vlog po nating una dito ng part 1. Magdamit ka, Tutoy. Damit ka. Kasi may nagsasabi na hindi ka rapat dapat tulungan kasi nga yung ama nagsasabong. May nagsasabi naman na dapat nang tulungan kasi para sa akin naman po, ang tulong po talaga ay para dito sa mga bata, hindi po para sa magulang. Kaya siguro kung ano man po yung ginagawa ng tatay nila, siguro hindi naman siguro nagpapadaya. Siguro po ay dapat po talaga silang tulungan kasi ayun naman po, kitang-kita naman po yung sitwasyon. Ay, halika dito, dali. Anong pangalan mo? Anong pangalan yan, Tutoy? Alfred. Ayan, si Alfred. Ayan po, napaka nakakabilib pong bata. O na si Kuya Joseph. 8 years old pa lang po. Pero, grabe na, siya na nagsisilbing ama dito sa kapatid niyang dalawa. Kapag wala yung magulang nila. Halika dito, dali. Kamusta na? Kamusta na, Kuya Josep? Ha? Kamusta naman, ha? Ikaw, kamusta ka na? Oo. Okay ka lang? Ba't di ka nagpasok? Nagpasok? Meron. Sabado. Nagtamban ka na naman ata. Sabado. Sabado ba ngayon? Uy, natatakot. Halika, halika, dito tayo, dito tayo. Dito tayo, dali. At baka hindi naman mahuhulog yun? Ba't iniwan na naman kayo ni mama mo? Ha? Bakit iniwan na naman kayo ni mama mo? Wala. Si papa mo nasaan? Naroon din. Sa? Ha? Si mama mo nasaan? Naroon din, bibiling chinilas. Kanin, chinilas nyo? Hindi, si mama. At chinilas niya? Kayo, nasaan ang chinilas nyo? Eh si mama mo, anong trabaho baga ni mama mo? Ilan baga kayong magkakapatid? Tatlo lang. Namatay yung dalawa. Ah, may namatay kang kapatid na dalawa? Bakit? Panganay si... Tanda sa akin. Ha? Tanda. Ah, mas panganay sa'yo? Grade 3. Babae o lalaki? Lalaki. Yung isa? Si Joy. Joy naman yung isa? Mas matanda din sa'yo? Ba't namatay? Sa hika. Ah, sa hika din. Ah, may mga hika. Ikaw, wala kang hika. Buti wala kang hika. Iyon may hika. Ano? Tuwawa naman pala po. Dalawa na po palang kapatid nito ni Kuya Joseph ang namatay na. Yung kasunod. Ha? Kasunod. Kasunod? Maliit pa? Hindi. Na kay mama siya dyan. Ah, buntis din si mama mo? Buntis ngayon? Malapit ng mga anak. Ba't di ko napansin nung una? Buntis pala. Buntis pala si mama mo? Eh, paano na yan? Matadagdagan na naman kapatid mo. Mahirap na kayo pakain. Tapos si papa mo pa nasabong. Eh paano kung talo? Anong inulam nyo ngayon tanghali? Kumain na kayo? Anong ulam nyo? Ha? Pansit. Ang ulam, tanghali yan. Sino nagluto? Mama. Si mama mo? Buti naman pinakain muna kayo bago umalis. Kanina pa umalis si mama mo? Anong oras nagalis? Wala kang orasan? Kanina pa, matagal na. Meron. Ah, may orasan ka? Nandiyan. Pero kanina pa umalis si mama mo? Mapunta kami sa Gaunon kasi. Mapunta saan? Gaunon. Maano kayo doon? Hindi, mapunta doon. Anong gagawin nyo doon sa Gaunon? Hindi, matulog. Bakit sinong pupuntahin nyo doon? Sila tiya. Tiyahin mo? Bakit malipat na daw kayo? Oo. Bakit daw? Maalis na daw kayo dito? Hindi, maano lang, mapaano si mama, mapasyano. Ah, mapasya lang. Paano? Ano to? Ay, kuya lang.
Ah, mapunta lang, magagala lang. Hindi. Maano lang? Doon. Ah, basta mapunta lang doon, mapasya lang sa tita mo. Ha? Mapasya lang sa tita mo, mapunta lang doon. Nanonood. Nang TV. TV. Ah, makikipanood kayo. Eh, ikaw yung nadaanan ko at ano nakaraan, nakasilip sa bintana, nakikipanood ng TV. Ikaw yun? Alin? Nadaanan kita dun unong nakaraan, nakaraang araw. Nakikipanood ka, dun ka nakikipanood ng TV sa unahan. Nakasilip ka sa bintana ay. Tapos pinagsarahan ka ng bintana. Grabe ka, walang kanal doon. Kala na-experience mo din ba yun? Kasi dati na-experience ko po yan dati mga kabunso. Na wala kaming TV noon, sobrang hirap po talaga ng buhay namin noon. Wala po kaming TV. Wala kami na nungakay. Ang ginagawa ko po noon, nakikipanood sa kapitbahay. Nasasarahan pa ng bintana kasi sa bintana lang kami nakasilip. Baka mabanggaan yung kapatid mo. Totoy, dyan ka lang ha. Huwag kang pupunta sa kalsada ha. Gusto mo, anong nararamdaman mo pag sinasarahan ka ng TV? Ng bintana habang nakikipanood ka. Anong nararamdaman mo? Nauwi na. Nauwi ka na? Nasaktan ka? Hindi ka naiyak? Naiyak niyan pa uwi. Naiyak ka pa uwi. Ako na naiyak ako pag sinaran ako. Kasi gustong gusto ko yung palabas eh. Ano bang palabas mong palagi mong pinapanood? Hindi yan. Cartoons. Yung bahay niyo, di ka natatakot yan? Na magiba na. Tingnan mo, magigiba na yung bahay niyo. Hindi ka natatakot dyan? Naano na kasi. Naano? Maaralis na. Ay naman oh. Maalis na paano? Ha? Paano maalis na? Maano? Malaki bagang kasali ito baga eh. Ah, maway dining. Paalisin na kayo dito? Kailan daw yun? Pero sinabihan na kayo. Anong sabi sa inyo? Ano na daw? Lumayas. Lumayas na daw? Mm-hmm. Eh paano yan? Saan na kayo matira niyan? Kalatiya. Pwede kayo doon? Malaki ang bahay noon? Mayaman ba? Mayaman? Hindi naman ata. Mayaman-yaman kunti. Mayaman-yaman kunti. Pero yun, gusto mo doon ka na lang kay Canaldo? Mayaman yan. Malawak ang lupa niyan. Pero gusto mo magkaroon kayo ng sariling bahay. Gusto mo sana mapaayos ito oh. Malaki naman din ang lugar. Saan? Doon, Kalatiya. Sa Gahunon? Sa Dait yun, di ba? Pwede kayo doon? Umayag kaya yun? Di ba kasi may irrigation? At sa irrigation kayo matira? Hindi. Ay, hindi. Kala ko sa irrigation kayo. Kailangan badanan. May alabagan doon, may kalsada. Oo. Doon kami. O kamusta naman ang pag-aaral mo? Kasi itong nagpapayapenit ako. Saan? Parang kilala ko na. Ay, si Jim. O, ano? Siguro. Si Juicy yata yun. Juicy Minis? Ay, siguro. Juicy Minis yun. Yun, may dumaan pong supporter. O, kamusta naman yun na itulong ko noong nakaraan? Yung binigay ko, ubos na. Yung bigas. Ay, inulong ko ka nung kapatid noon. Pasaway mga kapatid mo ano? Buti hindi. Buti hindi mo pinapatulan. Ganyan ang magaling na kuya ano? Pinapaiyak kanyan. Yan po ang mga nakakabilib. Pag nag-aanihan dito, namumulot ka ng palay diyan. Nangungulipaw. Nanghihingi. Nangungulipaw. Ah, naghahanap ka diyan. Nangungulipaw. Paano ba yung kulipaw? Ano? Hinihingi. Anong ginagawa mo doon sa hinihingi mo? Anong ginagawa mo dun sa pinagbintahan ng palay? Binibili ng bigas. Ah, binibili mo ng bigas? Napakabait naman po nito. Pag napasok ka sa school, nalakad ka lang? Na-tricycle. Pag walang pamasahe? Na-tricycle. Buti, pinapasakay ka naman, di ka sinisingil. Magkano bang pamasahe mapasok sa school? 10. Balikan, 20. Napakalayo. Saan ka ba nag-aaral? Doon, sa Binsons. Paghapon ay manalakad ako. Ah, paghapon, pagpauwi? Nasa Rabay na ako dyan na naglalakad. Lalakad ka na lang. Eh, ang layo masyado nun. Sanay ka na. Malapit na sa iyo at sanay ka na, pauli-uli ka na ay. Napakagaling po, nakakabilib po talaga itong si
Kuya Joseph, ano, di pa na marunong pa kasi hindi ka pumapatol sa mga kapatid. Pinapabayaan mo lang, ano, ikaw pa ang bantay. Pwede ka pang maiwan-iwan ng nanay mo. Ikaw lang nagbabantay. Kaya nakatakot na aabuti. Paano pag inabot ng hika itong kapatid mong ito, oh? Paano pag hinika yan? Gagamutin. Anong gamot? May gamot ka dyan? Meron. Anong pinanggagamot dyan? Meron. Ganda ng laruan ni Tutoy, oh. Labahan pa. Anong gusto mo, anong gusto mong ano, malapit na ang Pasko, anong gusto mong regalo sa Pasko? Pagkain. Pagkain? Para kanino? Para kapatid ko. Hati-hati kami. Yan, napakagaling naman talaga. Apir, yan ang gusto ko sa iyo, kaya believe ako sa iyo ay may mga pasalubong ako sa iyo. Alam mo, meron. Kala mo, wala akong dala para sa iyo. Meron akong dala. Di ko pa lang pinapakita, pero mamaya ipapakita ko sa iyo. Hulaan mo kung ano. Gusto mo ng pasalubong? Gusto mo? Mamaya, may pasalubong ako para sa inyo lahat. Para sa mga kapatid mo, marami yun. Gusto mo mapaayos natin itong bahay nyo? Kahit maano lang, mapatayuan natin ng bagong kubo. Kisa naman ganito, oh. Na ano? Gusto mo? Hindi ka ba nalulungkot na yung tirahan nyo ganyan lang, tapos wala pa kayong kuryente? Meron na, bibili po kami ng gas. Gaas ang ano, petrolyo ang ilaw nyo. Tutoy, mabanggaan ka dyan. Ang init dyan, dito ka, oh, sa kay Kuan Aldulay. Dito ka, oh. Sa loob ka na lang, bantayan mo yung kapatid mo, dali. Ang nakakalungkot pa dito, namatayan pa, na pala ito ng kapatid, dalawa. Hindi ka nalulungkot kapag naalala mo yung namatay mong kapatid? Hindi ka nalulungkot? Nalulungkot. Bakit? Na namatay. Di ba na ipagamot yun nila mama mo? Ha? Di na ipagamot? Yung babae na dala sa probinsyal. Sa probinsyal? Oo. Yung isa? Kahika. Kahika. Yung isa hindi na umabot. Ha? Yung isa? Hindi na. Saan namatay? Dito lang din sa bahay nyo, parehas? Hindi, yung si Kuya Dominic, di namatay yun. Sa napilihan. Ah, yung kuya mo? Tapos, dyan namatay yung kapatid. Ah, dyan kayo nakatira dati sa simentong bahay na yan, ha? Wala nang bubong? Hindi, dyan lang, oh. Ah, dito? Sa basurahan. Ah, dyan dati ang bahay nyo? Ah, pangalawang bahay nyo na pala ito dito. Dati, dyan ang bahay namin. May katabi kami dyan. Ah, may kapit bahay kayo dati. Tutoy, wag mo bugbugin si kuya mo. Tapos may tindahan pa dyan, malapit. Bakit di inaayos ni papa mo itong bahay nyo? Maway dining na kasi. Ah, maway dining na. Tapos wala pang pira, pang pagawa. Magkano kinikita ni papa mo sa paghahakot ng palay? Hindi ko lang alam po. Magkano ba ang hakot ng palay? Saan nahakot dyan? Sa gitna? Dinadala dito sa kalsada. Araw-araw nakikipaghakutan ng palay si papa mo? Pag sa abad na nag-aano siya, nagsasabong. Ah, basta Sabado ang sabong lang. Every Sabado lang. Nag-aaral naman si papa niya pag Sabado. Oo, oh, school pala yun ng tatay niya pag Sabado. Bawal mag-absin. Magalit si Kristo. Hindi naman. Ikaw, gusto mo din pagsasabong paglaki mo? Bakit magsasabong? Masama yung pangit ang magsasabong. Para panalo. Hindi laging panalo doon. Masama 'yun. Madaming pira doon pero mahirap makuha 'yung pira. Kaya wag mong pangarapin magsasabong, pangit 'yun. Ano bang pangarap mo paglaki mo? Engineer. Ay, gusto mo maging engineer? Bakit? Ba't engineer? Para ano? Maayos 'yung bahay. Grabe. Gusto mo magpagawa ka ng maayos na bahay? Para maayos yung tulugan nyo ng mga kapatid mo, ano? Baka naman pag binata mo, mag-asawa ka na agad. Hindi. Hahakot. Matulong kay papa. Ah, maghahakot ka na ng palay. Grabe, kakabilib naman po itong bata. Diba, paglaro, hindi ka naglalaro. Nalaro. Ah, nalaro ka din. Buti. Nalaro kami nung kapatid mo.
buti pag naalis si mama mo, iniiwan sa iyo ang kapatid mo, di mo iniiwan dyan. Kasi delikado eh, paano pag inabot ng hika nga yan? Paano pag inabot ng hika yung kapatid mo? Kawa naman po itong mga bata na ito. Tapos yung kapatid mo pa, takot sa tao. Bakit takot sa tao si baby mo? Hindi pa kilala. Hindi pa kilala? Ganda naman dito po mga kalingap. Umapresko naman kasi may puno. Sobrang init yan. Lakas pa ng hangin. Paggabi, malamig dyan paggabi. Kapag ay madalas na baga ang pag-ulan, ibutas-butas yung bubong nyo. Hindi, may sako yan. Ah, may sako. Nilagyan ng sako na lang. Kasi butas-butas na ay. Hindi naman kayo natutuluan. Hindi. Diyan tulugan namin. Kasi nag-i-express pa pa. Nang? Nang pantok mo. Ahas, wala naman bang ahas dyan? Meron. Dyan, may nagkulong dyan dati. Na ahas, may nagpasok sa loob nyo? Itik ang kinain. Ah, itik ang kinain. Sawa yun, nakain ng itik. Buti na lang, walang kobra. Eh, sa Danawan, madaming kobra. Delikado yun. Yung baha dito, dati. Ha? Baha. Nabaha din dito? Oo. Hanggang saan ang tubig? Hanggang dito. Hanggang dito, nalulubog itong bahay nyo? Oo. Nalito na si mama mo. Oh, may pasalubong pa. Yeah. May pasalubong si mama mo. Ito na po si ate. Ate, ano nga pong pangalan nyo? Jocelyn. Ayun na po, may pasalubong. Hindi ka natatakot ate, iniiwan mo itong bata. Oh. Baka po magkahika ito. Oh, tinakbo na. Totoy, dito ka lang, dali. Dito ka sa kalsada. Huwag ka dyan, matak mo sa kalsada. Totoy, halika dito, dali. Kumpido! Multi yan. Ayun na, yung takot sa tao. Hello. Shortan mo po, Nay. Kuhaan mo short doon. Sa tuyo. Asan? Sa sampayan. Uy, ito. Tugot na. Ito pala mga sinampo sa inyo pala ito, ate. Oh. Bali. Malayo lang ng tabuan. Dito pala, saan po kayo naigib ng tubig? Malayo. Oh, tabi, at may sasakyan. Ayun, madumi yan. Delikado lang po dito kasi tabi sa kalsada, daming dumadaang sasakyan. Di, magigiba na bagay ito nanay, bahay nyo oh. Magigiba na nga. Kunting ano na lang ng hangin. Yung tingnan po yung pinto. Nakatagilid na. Tapos ang loob pa ng bahay ni nanay oh. Wala na talaga po. Butas-butas na. Pati higaan nanay. Diyan po kayo lahat na higa, nay? Pero po, pag naglalaro po bagay yung mag-asawa. Si Quenaldo talaga ay dumali na naman. Yan po ate si Quenaldo. Kasamahan ko din po yan sa pagbablog. Naldo Ramores vlog. Ba't na hindi naayos? Sabi ko dun sa anak mo, ba't hindi naayos ni papa mo? Ay, wala pa ko yung pera. Saka siguro na eh, kung magka-pera naman, eh, may hika man yung ano. Bali, lima pala nanay ang anak nyo. Ay, may... ano, sana anim. May pinagbubuntis ako. Ay, buti. Kailan pa po kaya anak February. Ah, February ka po mga anak. Ito po. Dalawa bagang namatay sa akin. Ay, marami po. Ay, puro hika po talaga ang sakit ng anak nyo. Kawawa naman si baby. Yan lang, buti po. Wala naman po yung hika, yung bunso. Ay, meron din ito. Ay, meron din po yan. Hindi, dalawa po palang may hika. Lahat naman sila mayroon. Pira lang yung nanay at ng ama. Nawa ko lang dun sa ama kung mayroon. Sa lahi po kasi yan ay. Mana-mana po kasi. Hindi man ako sakitin ng bata pa. Ayan po si Kuya Joseph. May hika din yan. Meron din yan. Yan ang na-hospital ko noon. Sabi niya wala daw siyang hika. Tatlong beses ko yan yun ano. Ay nung magdalawang taon naman siya ay nawala rin naman. Tiyagaan ang paligo ng lukban. Ay di ngayon po wala na, nawala na ang hika niya. Ito na lang po yung... Yung dalawa na yan. Kawawa naman pala niya ito si nanay. Dalawa pala po ang namatay sa iyo. Ay ano pa? Isang taon na. Ay kapanganayan dito ay isang taon kuya, na siyam na buwan. Sisipunin ata. Tapos sipunin tutoy.
isang taon na anim na buwan, babae at lalaki ang nawala sa akin. Ako nga sinisisi nung ama nun, bakit ko daw ano, inano. Sabi ko, hindi ko naman na gunustong mamatay yung babae. Talagang napaanuhan na lang yun sa probinsyal. Naidala ko rin naman yun sa probinsyal. Opo. Hindi na po talaga kinaya. Hindi na rin naman kinaya. Pero hanggang ngayon baga, ramdam nung ama, hindi pa rin yung nalilimutan. Kahit anong, ano. Hinahanap pa rin po talaga niya yung... Hinahanap pa rin niya. Kung anong... Kapilyuhan nito, kabaliktaran naman nung kapanganayan. At parang ano yun, buntot nung ama. Mabait po talaga yun. Mas mabait. Kaya po pala nanghihinayang talaga yung tatay. Nanghihinayang yung ama. At isang ano mo, siyam na taon mo kasama sa tiyan. Isang taon mo naman na mahigit na kasama sa araga. Siyempre, mas masakit yun sa iyo nanay kasi ikaw po ang nanay. Sabi ko nga doon sa isa ko, kung mas masakit sa iyo, mas malalong masakit sa akin. Ako ang nagdala bilang nasa pinaka sinapupunan ng tiyang ko. Tapos ako pang nag-alaga. Bawat may sakit sila, ako ang nag-aalaga sa kanila. Kaya nung mapanaginipan ko yung bata na yun, parang nagalit sa akin, sabi daw ay. Parang mama, pinabayaan mo kami. Sabi ko, hindi ko naman anak kung ginusto na mawala kayo. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya nasabi ng boy pa. Hindi mo ko, mama, inano kay papa na pabinyagan mo kami. At hindi namatay yun, hindi binyag pa. Kaya ito, nagtatlong taon niya, pinabinyagan namin. At doon lang ako nakaano ay, parang pinursigi ko yung ama na paanuhin, pabinyagan yan. Inano ko at nagano ba ganung mga kandidato ng barangay. Sabi ko, kung pwede kong iano ito. Kasi kailangan po talaga naiabinyag, lalo na't nag-aaral po. Kasi ako, sanay kasi kami magkakapatid na ang mga pamangkin ko ay napunta sa amin. Napabinyagan nila ang papa. Hindi pa man lang naabot ng isang taon, binyag na sila. Kaya sabi ko dun sa isa, di pwede yan sa papa ko na matatlong taon pabibinyagan mo. Magagalit ang kasabi ko ng papa ko kung buhay yun. Ay di na. Kaya pinursigi ko yan. Hanggang dito, pursigi ko yan. Para lang makano. Di ka pati nanay natatakot na wala ka po bang mahabili na nito mga bata pag naalis ka? Kasi nay, umalay mo. Pagbalik mo, giba na pala yung bahay mo. Wala naman tayong anuhan dyan. Puro naman yan mga ano. Maaalaga lang sila. Buti na lang po nanay. Tiwala naman ako sa panganay ko, hindi naman yung papabayaan. Di pabagaling po pa si kasi hindi talaga napatol. Kanina pa sinusuntok nitong pangalawa. Mabait po, ang ganda pati po. Papabili nga ng ice cream, ay nagbili lang ang chinas, ang sakit sa paa. Sabi ko ay binigyan naman ako nung ama ng pangbili ng chinilas. Hindi ay gusto ko ice cream ang bilhin ko, di sabi ko yan yun na lang. Yun ang malakas makahika, yun na yun. Oo, yung ice cream nga. Kaya sabi ko yan na lang ang bilhin ninyo na akin. Kasi nakakatakot nanay, oh. Siguro na, kaya madalas sinihika, malamig po siguro pati dyan sa loob nyo paggabi. Na pag naulan. At grabe po ang butas-butas ano ay. Basa-basa. Nada pala pati nanay ng pangarap nito, gusto daw niya maging engineer. Para daw maayos yung bahay nyo. Sabi ko nga, mag-aral ka hanggang kung hanggang saan namin kaya ni Papa magpag-aralin kayo, magtapos kayo at hindi naman yung sa akin para sa amin, hindi para sa inyo rin yun. Kung hindi naman kami nakatapos, sa iyo namin itinuporsik. Bali nanay, may dala pala ako. May pasalubong po ako. Nagpunta po ako noong nakarang araw, iwala man daw po kayo nasa. Nanood kami sa ano. Nanood kayo ng parade. Nakita ko nga doon yung mga ano mo, kasamahan nung magpunta ka dito. Kaya naikwento ko, sabi ko, tutoy naroon doon si ano, yung kasamahan ng vlog yan. Sige po nay, kukunin ko lang po nay. Ay, kunin lang po natin yung ating pasalubong sa kanila. Grabe, ang ganda ng ano. Ayan, ito na po yung pasalubong natin sa kanila, oh. Grabe, napakarami po nitong
pasalubong natin na ito. Yan, galing po ang grocery na ito mga kalingap ay mamaya, sabihin ko po mamaya. Ay, bigat pala nito. Kailan to? Usong tayo. Mabigat po pala ito mga kalingap, mga kabunso. Mabigat! Kala ko kaya ko ay. Anong buhat nito nung pagbili ay si Ruilan? Dito na tayo na. Mag-ibat nga. Yung pasalubong natin sa kanila. Oo, may bigas yan sa loob. 10 kilo. Siguradong matutuwa po itong mga bata nito dito. Tsaka ito si nanay. Huwag ka na matakot sa amin ha. Madami akong dalang pasalubong sa iyo. Tama na. Asan na si Kwed? Halika dito Kwed Joseph, dali. Ang pasalubong ko sa iyo ay ito. Shampoo. Sabon. Sabon. Hawak. Ang ligo niyan ha. Naliligo ka ba? Saan ka napaligo dyan? Dego. Ito. Colgate, pang tutra, pang sweepin. Ano, ng Colgate yan. Wala nga lang tutra. Shampoo, panligo, kompleto na. O, sabi mo na, ito. At hindi naman talaga yan ang pasalubong ko sa iyo. Isa natin. Ito po, mga kalingap, mga kabunso, nanay. Dito ka po, nanay. Ito po ay, dito ka lang, dito dali. Dito ka daw. Galing po ito kay Ma'am Germang Pinay Vlog po. Vlogger din po siya na nasa Germany. Kaya ito po ipinadala niya kasi nga po nahawa po sa sitwasyon niyo. Lalo na po at nabilib po dito kay kasi hindi pinapabayaan po yung kapatid niya. Kaya pag mabait na bata, sabi ko maraming biyayang madating. O, ito na yun. Ngayon, kaya maraming salamat po Ma'am Germang Pinay Vlog. Supportan din po natin ang kanyang YouTube channel. Natin ito. Alam niya din. Ito po, pinamili pa po namin ito nung nakarang araw pa. Yung nga po sana makapunta kami dito. Kaso nga po, wala tutoy. Po tayo ay. Dito ka na po! And. Dami naman talo dito. Ayaw mo po bukas. Ayaw na ata po buksan ni pati ah. Ito na lang po na kasi madilim doon sa loob ay. Sige po. Yan po. Tama-tama. Pido, may pangandak. Hmm. Bakit po sino ma-birthday? Kailan po? Sa picture 12 at saka ako. Sabay po kayo dalawa? Hindi. 7 naman ako. 7 at 12 po. Grabe, sakto-sakto. May pansit na. Malay mo nanay, hindi ito yung panghanda nyo. Ano yun yung malay mo po? May magbigay ng panghanda sa birthday niya. Eh si Kwa Joseph, kailan po ang birthday niya? Alam na yan, February yan. Ah, February po yan. Marami. Ang dinamihan ko po talaga dito, mga biskuit. Pambaon po na Joseph. Sa school. Ni Kuya Joseph. Daming biskwit dyan. Oh. Puro biskwit po ito. Iba-ibang biskwit po ito. May mga palaman. Mayroong ano. Para pati po kayo. Meron din. Mga pambaon dito na Joseph ha. Oh. Puro biskwit po ito. Ano yung gusto mo? Punta natin. Ito. Para bakit mamay ka. Apir na. Ay, natakot po kasi. Pag-dinamihan ko din po itong mga noodles para po yung mga mabilis na manuto. Daming pagkain. Parang matindahan na kayo niyan ah. Para po, pwede ka na nang magtayo po ng ano? Tindahan na. Pwede ka na po tayo magtayo ng sari-sari store. O, ayan, nabinamihan ko. Pagkain ng mga ano. Kompleto po ito. May mga magic syrup. Para po na hindi ka naman problema po sa mga pagkain, pagpapakain po dito sa mga bata. Kaso nai, huwag mo naman pong araw-arawin na itong ulam kasi masama din po na araw-araw ito nai. Ito po nai ay pangapag ano lang, pag wala po kayong ulam, pwede na po ito. Huwag lang po araw-araw talaga nai. Baka mapagalitan tayo niya sabihin, ay, ikaw ang dahilan kung bakit nagsakit ang mga bata. Diba?
ko din ako dito. Oh, ako. Ayos, sabi. Tuwa eh. Masaya na naman si Kumasaya ka na kwa Joseph. Malayos nga daw sa akin. Oo. Pampaon pa. Ito po talaga nanay, para sa mga bata mo ito kasi may kutin. Tapos gatas po. Dinamihan ko din po ito nanay. Sino po ba nagagatas dyan sa mga yan? Pareha. Marami pong gatas yan ay. Talagang pantindahan. Para malulusog. Nagatas. Siyempre na, ibarkin nyo po. May kape naman. Ikaw na kape ka. Bawal. Bawal sa bata ang kape ha. Baka nerviosing ka na din yan. Hindi ka na talaga po na may mag-negosyo. Oh, ang dinamihan ko din po itong dilaga dito. Oh. Eh, no, tingnan mo ko nalito. Hindi ko nakalungkatin masyado. Pangluto ko, may puyo, may suka at puyo. Tapos may ketchup. Siyempre, may bigas din po dito. Na magandang bigas. Ito po, 10 kilong bigas po yan. Yung katulad po, masarap po ba isain yung binigay ko? Masarap eh, mahal po yun. Kahit naman murahin, nakain na po. 60 po kasi ang kilo ngayon ng bigas. Ang mahal. Huwag lang inipkat na po. Balik na natin ito at para maipasok po sa loob. Kaya nai, wag sa akin po, wag po kayo magpasalamat. Magpasalamat po kayo sa mga mahal natin viewers at sponsor na nandyan po. And pwede na daw po kayo magtinda nito. Mag-grocery o. Dami mong ano, kaya Braya, kaya Joseph. Ano masasabi mo dito? Nakasal mo. Ngayon, napakarami oh. Oh, anong masasabi mo kay Joseph? Maraming salamat po sa Lord. Oh, kanino? Maraming salamat saan? Maraming salamat po. Kay Lord? Kay Lord. Tsaka doon sa nagbigay. Sa nagbigay po. Grabe. Ang nagbigay niyan si Ma'am Jermang Pinay Vlog. Oh, sabihin mo, maraming salamat po Ma'am Jermang Pinay Vlog. Hindi ko alam. Hindi mo naintindihan? Jermang Pinay Vlog. Jermang Pinay Vlog. German. Oo, German Pinay Vlog. Di niya po masyadong ma-gets. Kasi basta yun po ang nagbigay nito, Nay. Ikaw, Nay, anong po masasabi mo na, Nay? Magpapasalamat naman po ako sa nagbigay po sa amin itong mga grocery po. Sa inyo po. Nagtulong din po sa amin. May pang sari-sari store ka na, Nanay. Pwede ka na po talaga dito magtinda, Nanay, para may libangan ka. Para mapili dito. Kung ibibinta ko yan, ay di naman pwede yan ibinta. Hindi nga po. Biyaya na yan. Ito, Nanay. Pang sarili na yan. Sana po ay makatulong po itong dala namin sa inyo, Nanay. Masaya po ba kayo para dito, Nay? Ay, masaya. Ang basta na ay wala ka nang kailangang dahilan ay wala ka nang dahilan para umalis pa magpabayan para iwan po itong mga bata. Kasi nanay, ako po ang natatakot para dito sa mga ito. Kasi delikado na po ito dito sa bahay niyo, nay, na walang kasama. Eh paano nay kung ako pala nanay ay mang babansok, mangunguha ng bata. Wala na, nakuha na si Kuya Joseph tsaka yung yan oh nung nagpunta kami kasi walang kasama. Nababalita mo ba ganana yun yung may puting ba na nadaan ang unguha ng bata? Hindi man po natin gugustuhin yun eh, kung sakali nga wala silang kasama, madali lang para dun sa mga kawatan na yun na kuhain itong mga bata. Ito, kuha mo pati ito na yun. Paano po ang ulo nito? Bungang araw po yan. Ganyan yung pag nasa initan sila. Marami. Naglalaro. Pati si Bibi din. May mga bungang araw. Bali na, ang gusto ko po sana na sunod na may tulong sa inyo kahit ano man lang, sana may tumulong sa atin na pambili ng ano ng kahit trapa lang muna. Mataklo ba natin yan, no? Kung mas maganda kung may magtulong sa atin na maipaayos po yung bahay nyo talaga. Kagaya nila Tatay Dominador, may mga tumulong din po doon. Ano na eh, baka po may gusto po kayong sabihin na eh. At baka may mga gusto pa po kayong sabihin. Ay, wala na. Wala na ho. Magpapasalamat na lang kami sa Panginoon Diyos. Na may nagtulong sa amin. Oo. Ayan.
Dahil kung hindi na naman po talaga sa Panginoon Diyos, hindi namin po kayo matatagpuan. Kasi si Lord po talaga ang nagdala sa amin dito, ate, para makita nga po itong mga bata. Ayan, oh. Ito pa lang naman po si Kuya Josie pa lang nag-aaral. Oo, oh, yan pa lang. Uh-huh. At ito ay ma-eskwila na sana yan. Ay, hindi po na pina-eskwila nung ama at uh-huh. Malaki ang tuition. Uh-huh. 300 o nang paso. Ah, 300 po. Eh, si Kuya Joseph, 300 po ang binabayaran niyan. Kada, hindi, ano? Ang inaano ko lang dyan, yung mga kontre niya. Mm, tapos pamasahe po. Yun, nalakad, nalakad lang po pala yan, nanay. Pag, minsan ano? Na, nalakad. Uh-huh. Pag walang pamasahe. O, paano nanay? Maano na din po kami, ha? Maraming salamat po. Sana ay makatulong ito. Kuya Joseph, mauna na ako, ha? Palagi ka lang maging mabait dito sa mga kapatid mo, ha? Para... lagi ka makakatanggap ng ganito. Ano? Salamat. Hanggang dito na lang din po ang aking video, mga kalingap, mga bunso. Maraming salamat po. Ayan, supportan po natin ang YouTube channel ni Quenaldo Ramores Vlog. Ayan, at syempre yung nagbigay po nito kay Ma'am Germang Pinay Vlog, supportan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, ganun din po sila Ma'am Chick Pinay USA, shout out po. Kila Tita Nelly Abante Vlog po, shout out. Kay Ma'am Shane Cantos Vlog po, shout out din. Syempre sa ama po ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, sila Kalingap Prab po, lahat na vlogs, and supportan po natin sila. Yan, nandito na lang po, stay safe po sa ating lahat, and God bless po. And shout out sa lahat ng mga solid bunso po dyan. Yan, no. And batiin mo si Ate Jara, si Ate Joy, tsaka si Ate Nurse, tsaka si Ate Irma. Ate Jara, shout out. Ate Joy, shout out. Ma'am Narsnat, shout out. Mm-hmm. Kay Tita Nuli ay Abanti Vlog. Mm-hmm. Shout out. Shout out din po. Mm-hmm. Kay Ma'am Narsnat. Mm-hmm. Yan, shout out po sa inyo lahat. Yan, bye-bye po. God bless.